Tumulog sa Court of Appeals ang mga abogado ng SMNI para hilingin ang pagpapahinto ng suspension order ng NTC laban sa network. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. December 21 nang suspindihin ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI sa radyo at telebisyon. Ito ay pagkaraang ipasa ng Kamara ang resolusyon na naghihimok sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag. Bagay na para sa SMNI ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ng pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa show cause order ng NTC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatandaan na kasunod ng pag-i-issue ng NTC ng show cause order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga ligasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Kaya naman Huwebes ng umaga, dumulog na ang SMNI sa pamamagitan ng mga abogado nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Court of Appeals o CA para ireklamo ang NTC. Naghain ang network ng Sertiorari at Mandamus na may kalakip na apila na magpalabas ang CA ng temporary restraining order at preliminary injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng suspension order. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari maski kanino man dito ngayon sa press conference na ito. We were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara, kayong hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng legislatura. Gumagawa sila ng desisyon ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, ginive up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling-mali, nawalan sila ng independence. Hirit pa ng kampo na kung may nilabagman ang ilang programa ng SMNI, ay hindi dapat madami dito ang buong network. Dalawang programa lang sa SMNI ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan? Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang prebas. Pakinggan mo muna kami. Ang ginawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ang chilling effect sa iba pang mga mamahayag sa bansa. Anong epekto sa lahat? Sa industriya? Sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa office of the speaker. Yun ang ano eh. Bawal pala mag-criticize sa members ng mga ng Kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SMNI. Sa kabila naman ng suspension, ay mapapanood pa rin sa mga social media sites ang mga programa ng SMNI. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.